Ito ang pinakamalaking isda sa mundo. At ito naman ang pinakamalaking ahas. Oh, here we go. At ilan pa lang yan sa mga naglalakihang hayop na matutunghayan nyo sa video na ito. Sa ating paksa ngayon ay pag-uusapan at titingnan na din natin kung ano-ano ba ang malalaking hayop ang naninirahan dito sa ating mundo. Kaya naman sit back, relax at matuto. At simulan na natin. Number 1, the blue whale. Ang blue whale or scientifically known as Balaenoptera masculus ay ang pinakamalaking hayop sa mundo na maaring umabot ng 30 meter ang haba at tumitimbang ng hanggang 180,000 kilograms na halos 200 tons. Ang kanilang napakalaking sukat ay pangunahing resulta ng kanilang pagkain ng krill na maliliit na crustacean na may malalaking bilang sa mga karagatan. Sa kasagsagan ng tag-init, ang mga blue whale ay maaaring kumain ng hanggang 4 tons ng krill araw-araw na pangunahing pinagkukunan nila ng sapat na enerhiya para sa kanilang malalaking pangangatawan. Ang kanilang pagiging malaki ay may advantage din lalo na para sa kanilang kaligtasan tulad ng proteksyon laban sa mga potensyal na predators. Ang mga blue whale ay karaniwang matatagpuan sa lahat ng malalaking karagatan ng mundo, subalit sila ay mas marami sa mga lugar na mayaman sa krill tulad ng mga rehiyon ng Antarctica at iba pang malamig na tubig. Sila ay mga migratory animals na naglalakbay ng malalayong distansya sa pagitan ng kanilang mga feeding grounds sa tag-init at mga breeding grounds sa tropical na tubig tuwing taglamig. Kilala sila sa kanilang malalalim na pag-awit na tumutulong sa pag-navigate at pakikipagkomunikasyon sa iba pang mga miyembro ng kanilang uri, lalo na sa panahon ng pag-aanak. Ang mga ito ay may natatanging bluish-gray na kulay na may mga hint of brighter blue kapag sila ay nasa ilalim ng tubig. Sa kabila ng kanilang laki, ang mga blue whale ay maselan at nanganganib na maubos dahil sa iba't ibang banta tulad ng pagbabago sa klima, mga duming tinatapon sa dagat at mga insidente ng pagkabangga nila sa mga barko. Ang mga pangangalaga sa kanila ay naging mas aktibo matapos ang panahon ng matinding paghuli noong 20th century na lubhang nagpakaunti sa kanilang populasyon. Sa kasalukuyan, ang mga global efforts para sa kanilang proteksyon ay nakatuon sa pagtataguyod ng malalawak na marine protected areas at pagbabawas ng panganib sa mga pangunahing ruta ng maritime traffic. Number 2, largest snakes. Ang mga pinakamalalaking ahas sa mundo ay kinabibilangan ng green anaconda or scientifically known as Eunectes murinus at reticulated python or scientifically known as Malayopython reticulatus. Ang mga green anaconda ay kilala bilang pinakamabigat at isa sa pinakamatabang ahas na maaaring umabot sa haba na 9 meters at maaaring tumimbang ng higit sa 250 kilograms. Samantala, ang reticulated python ay ang pinakamahabang ahas sa mundo na umaabot ng hanggang 10 meters, ngunit mas magaan ito kumpara sa anaconda. Ang kanilang malaking sukat ay isang resulta ng kanilang evolutionary adaptation na nagpapahintulot sa kanila na manghuli at kumain ng malaking biktima tulad ng mga usa, baboy at minsan kahit mga buwaya o maliliit na mammal. Ang kanilang kakayahan na kumain ng malalaking pagkain ay posible dahil sa kanilang natatanging mga panga na kayang bumukas upang magkasya ang malaking biktima. Ang mga malalaking ahas na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga tropical na kagubatan, mga lugar na matubig at ilog. Ang green anaconda ay mas madalas na makita sa mga basang kapatagan ng Amazon at Orinoco Basin sa South America, kung saan ang mga tubig ay nagbibigay ng isang ligtas at malamig na tirahan para sa kanila. Dahil sa kanilang semi-aquatic na pamumuhay, ang anaconda ay mahusay sa paglangoy at maaaring manatiling nakalubog sa tubig ng mahabang oras upang abangan ang biktima. Samantala, ang reticulated python ay matatagpuan sa mga kagubatan, damuhan at sa mga agricultural na lugar sa Southeast Asia. May kakayahan itong umakyat sa mga puno at mahusay rin ito sa pag-akyat sa mga sanga upang humanap ng pagkain o taguan. Ang kanilang pamumuhay ay kadalasang nakasentro sa paghahunt at pagtulog. Ang malalaking ahas na ito ay mga ambush predators. Ibig sabihin, naghihintay sila sa isang lugar hanggang sa dumaan ang biktima bago sila umatake. Sa sandaling makuha nila ang kanilang biktima, ginagamitan nila ito ng lakas sa pamamagitan ng pagbalot sa katawan upang pigilan ang daloy ng dugo at magdulot ng suffocation bago lunukin ng buo.
ang kanilang metabolism ay mabagal kaya't maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan bago sila muling mangailangan ng pagkain matapos ang pagkain nila ng malalaking hayop. Dahil sa kanilang laki at matagal na pagproseso ng pagkain, ang mga malalaking ahas na ito ay bihirang mangailangan ng pagkain na isang pamumuhay na hindi kasing aktibo ng ibang hayop na nangangailangan lagi ng pagkain. Number 3. Colossal squid. Ang colossal squid or scientifically known as Mesonychotiotis hamiltoni ay isa sa mga pinakamalaking hayop sa dagat at kilala bilang ang pinakamabigat na mollusk sa mundo. Maaari itong umabot sa haba na higit sa 12 to 14 meters at may timbang na umaabot ng hanggang 500 kilograms. Ang kahanga-hangang sukat nila na ito ay dahil sa kanilang matinding adaptation sa malalalim na bahagi ng karagatan. At ang pagkakaroon ng malaking katawan ay nagbibigay daan sa kanila na makakuha ng advantage sa panghuhuli at sa pakikipaglaban para sa kanilang teritoryo. Samantala, mayroon silang malalaking mga mata na maaring umabot ng 30 to 35 centimeters na halos kasing laki ng isang plato na mas epektibong nakakakita sa kadiliman ng malalim na tubig at makahanap ng biktima o para makaiwas sa mga predators tulad ng sperm whale na itinuturing na isa sa mga pangunahing kalaban nila sa ilalim ng dagat. Ang colossal squid ay may malalakas na tentacles na mayroong mga matitinik at swiveling hooks na nagbibigay daan sa kanila na mahuli at mapanatili ang kontrol sa kanilang mga biktima. Ang kanilang katawan ay sakop ng isang makapal na layer ng muscle at mayroon silang malaking beak na ginagamit nila upang mapirapiraso ang kanilang pagkain na karaniwang binubuo ng isda at ibang mga mollusk. Bukod rito, ang kanilang tirahan ay nasa pinakailalim ng mga karagatan sa Southern Ocean sa paligid ng Antarctica. At ang mga colossal squid ay naninirahan sa mga malalamig at malalim na tubig sa lalim na umaabot mula 1,000 hanggang 2,000 meters. Ang kanilang pamumuhay sa ganitong kalalim na karagatan ay nakatulong sa kanilang adaptation tulad ng pagbagal ng kanilang metabolism na nakakatulong sa kanila upang hindi agad sila maubusan ng enerhiya at ang hindi agad pangangailangan ng pagkain. Samantala, ang colossal squid ay madalas ding predator at nagiging biktima at pagkain ng mga sperm whale. Number 4. Whale shark. Ang whale shark or scientifically known as Rhynchodontipus ay ang pinakamalaking isda sa mundo na may haba na higit sa 12 meters at maaaring tumimbang ng higit sa 20 tons. Ang kanilang malaking sukat ay resulta ng kanilang filter feeding na gawain na nagbibigay daan sa kanila upang makakuha ng malaking dami ng pagkain sa pamamagitan ng pagfilter ng tubig sa kanilang malalaking bibig. Kumakain sila ng plankton, maliliit na isda at iba pang maliliit na organismo sa pamamagitan ng pagpapasok ng tubig sa bibig at paggamit ng kanilang mga espesyal na lamellae upang i-filter ang pagkain habang inilalabas ang tubig. Ang kanilang pagiging malaki ay may kinalaman sa kanilang niche sa marine ecosystem bilang mga gentle giants na walang predator na naghihintay sa kanila bukod sa tao na minsan ay hinuhuli sila. Samantala, ang whale shark ay makikita sa mga tropical at mainit na tubig sa buong mundo lalo na sa mga rehiyon tulad ng Indian Ocean, Atlantic at mga bahagi ng Pacific Ocean. Kilala sila sa kanilang migratory behavior na kung saan naglalakbay sila ng libu-libong kilometro upang maghanap ng lugar kung saan maraming plankton. Ang mga lugar tulad ng Donsol sa Pilipinas, isla ng Ningalo sa Australia at isla ng Holbox sa Mexico ay sikat na pinupuntahan ng mga seasonal aggregations ng whale shark na nagbibigay ng oportunidad sa mga eksperto para sila ay pag-aralan. Bukod rito, ang pamumuhay ng whale shark ay medyo kakaiba sapagkat sa kabila ng kanilang laki, sila ay hindi agresibong hayop. Kadalasan silang nakikita na marahang lumalangoy malapit sa ibabaw ng tubig habang kumakain. Samantala, sila ay humihinga gamit ang kanilang mga gills na nagiging daluyan rin ng tubig na sumusuporta sa kanilang kakaibang paraan ng pagkain. Bukod rito, ang kanilang balat ay makapal at may mga white spot at lines na nakakabuo ng kakaibang pattern na tumutulong sa mga scientifico na makilala ang mga individual na isda sa pamamagitan ng photo identification. Bukod rito, ang reproductive cycle ng whale shark ay itinuturing na ovoviviparous. Ibig sabihin ang mga babae ay nagbubuntis na lumalaki muna sa loob ng mga itlog sa sinapupunan bago ito ipanganak.
Gayunpaman, kakaunti ang impormasyon tungkol sa kanilang breeding dahil bihirang masaksihan ang kanilang panganganak. Bagaman wala silang natural na kaaway, ang whale shark ay nanganganib dahil sa mga aktibidad ng tao tulad ng komersyal na pangingisda at kanilang pagkabangga sa mga bangka. Ang mga isinasagawa na conservation at protection sa ilalim ng international na batas at mga marine reserve ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kanilang populasyon. Number 5, brown bear and polar bear. Ang brown bear or scientifically known as Ursus arctos at polar bear or scientifically known as Ursus maritimus ay dalawa sa mga pinakamalalaking land carnivores sa mundo na parehong kilala sa kanilang malalaking sukat at adaptasyon sa kanilang mga natatanging kapaligiran. Ang brown bear, kabilang na ang subspecies nito na Kodiak bear na matatagpuan sa Alaska, ay maaring tumimbang ng hanggang 680 kilograms at umabot ng taas na hanggang 10 feet kapag nakatayo sa kanilang mga paa sa likod. Samantala, ang polar bear na pangunahing matatagpuan sa Arctic ay maaring tumimbang ng hanggang 700 kilograms at maaring umabot ng hanggang 8 feet ang taas. Ang kanilang malalaking sukat ay dahil sa adaptation nila sa kapaligiran na kung saan ang brown bear ay nangangailangan ng malaking timbang upang mapanatili ang init ng kanyang katawan at upang makayanan ng mga matagalang panahon ng hibernation. Samantalang ang polar bear ay may makapal na layer of fats at balahibo na nakakatulong sa kanila upang manatiling mainit ang katawan kahit sa napakalamig na temperatura sa Arctic. Bukod rito, ang brown bear ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang North America, Europe at Asia. Sila ay omnivorous at kumakain ng malawak na saklaw ng pagkain tulad ng mga isda, berry, halaman at kahit na mga mammal. Ang mga ito ay kilala sa kanilang kakayahan sa pag-iimbak ng enerhiya sa pamamagitan ng pagkain ng maraming pagkain bago ang hibernation sa taglamig na karaniwang tumatagal ng hanggang 6 na buwan. Sa panahon ng hibernation, ang kanilang metabolism ay bumabagal at nabubuhay sila sa kanilang energy mula sa mga nakaimbak na taba. Samantala, ang polar bear ay expert sa paghahunt sa snow at pangunahing kumakain ng mga seal. Gayunpaman, ang kanilang malalakas na pang-amoy ang nakakatulong sa kanila upang matukoy ang kanilang biktima kahit na 1 kilometer ang layo nito. Samantala, ang polar bear ay kayang lumangoy ng malalayong distansya sa malamig na tubig upang maghanap ng pagkain na isang mahalagang kakayahan lalo na sa mga panahon kung saan natutunaw na ang yelo. Ang pamumuhay ng mga bear na ito ay mahigpit na nakaugnay sa kanilang natural na habitat. Ang brown bear ay mas maraming oras sa mga kagubatan at kabundukan, samantalang ang polar bear ay umaasa sa sea ice para sa hunting at pamumuhay. Gayunpaman, ang parehong uri ay apektado dahil sa pagbabago ng klima na nagdudulot ng pagbaba ng kanilang populasyon. Ang pag-init ng mundo ay nagpapabilis ng pagtunaw ng sea ice na nagdudulot ng pagbaba ng mga lugar na maaring galawan ng polar bear. Ang brown bear naman ay apektado dahil sa pagkawala ng kanilang habitat. Samantala, ang mga global efforts para sa kanilang proteksyon ay tumutok sa pagprotekta sa kanilang mga tirahan at pagpapatupad ng mga patakaran upang mapanatili ang kanilang populasyon at mapanatili ang balanse ng kanilang mga ekosistem. Number 6, saltwater crocodile. Ang saltwater crocodile or scientifically known as Crocodylus porosus o estuarine crocodile ay ang pinakamalaking reptile sa mundo at kilala sa kanilang kahangahangang laki na maaring umabot ng hanggang 23 feet at timbang na higit sa 1,000 kilograms. Ang kanilang pagiging malaki ay resulta ng evolutionary adaptation na nagbibigay daan sa kanila na maging epektibong apex predator sa kanilang mga tirahan na kung saan ang sakop nila ay ang mga estuary, mga ilog at mga baybayin mula sa Eastern India at Southeast Asia hanggang sa Northern Australia. Ang kanilang malalaking pangangatawan ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at tibay na mahalaga para sa panghuhuli ng malalaking biktima tulad ng isda, ibon at mga mammal, kabilang na ang mga kambing usa at maging ang mga water buffalo. Ang kanilang laki at lakas ay nagbibigay daan din sa kanila na makipaglaban para sa teritoryo at protektahan ang kanilang mga teritoryo mula sa ibang mga crocodile at iba pang mga hayop. Samantala, ang pamumuhay ng saltwater crocodile ay kombinasyon ng pagiging semi-aquatic at solitary. Madalas silang naninirahan sa mga saltwater, ngunit kaya din nilang maglakbay sa mga open sea
kaya't malawak ang distribusyon ng mga saltwater crocodile sa mga baybayin at isla. Bukod rito, ang mga ito ay kilala sa kanilang pambihirang kakayahan sa paghahunting dahil sila ay mahilig sa ambush strategy na kung saan sila ay halos hindi gumagalaw sa tubig at saka biglang aatake kapag dumaan na ang kanilang biktima gamit ang kanilang malakas na panga. Ang kanilang kagat ay isa sa pinakamalakas na bite force sa animal kingdom kaya't kayang-kaya nilang hulihin ang malalakas na mga hayop. Bukod rito, ang kanilang food diet ay napaka-flexible kaya't kaya nilang makaligtas sa iba't ibang uri ng kapaligiran at mapanatili ang kanilang malaking pangangatawan. Bukod sa kanilang malakas na pangangatawan at aggressive nature, ang saltwater crocodile ay may kakayahan sa mahabang panahon ng fasting dahil sa kanilang mabagal na metabolism. Kaya't kayang-kaya nilang mamuhay sa isang kapaligiran na may limitadong pagkain. Samantala ang kanilang buhay ay maaring umabot ng higit sa 70 years at may ilang ulat na nagsasabi na maari silang mabuhay ng mas matagal pa. Ang mga ito ay kilala rin sa pagiging teritorial, lalo na ang mga lalaking individual na kadalasang nagbabantay sa kanilang teritoryo laban sa ibang mga lalaking crocodile. Ang pagpaparami ng saltwater crocodile ay karaniwang nagaganap sa tag-ulan, kung kailan ang mga inahin ay nagtatayo ng mga pugad sa mga baybayin at naglalagay ng mga itlog na hinaluan ng damo at putik upang mapanatili ang init na temperatura. Sa kabila ng kanilang malaking sukat at isang mapanganib na hayop, ang saltwater crocodile ay mahalaga sa ecosystem bilang tagapangalaga ng balanse ng populasyon ng mga hayop sa kanilang tirahan. Gayunpaman, sila ay nanganganib mula sa habitat loss at illegal hunting, kaya't nagkaroon ng mga conservation upang mapanatili ang kanilang mga natural nilang tirahan at magpatupad ng mga regulasyon upang mapanatili ang kanilang populasyon. Number 7, Komodo dragon. Ang Komodo dragon or scientifically known as Varanus komodoensis ay ang pinakamalaking lizard sa mundo na karaniwang umaabot sa haba na 6.5 to 10 feet at tumitimbang ng 70 to 90 kilograms. Ngunit may mga ulat na nagsasabing maaari silang umabot ng higit sa 100 kilograms. Ang kanilang malaking sukat ay pangunahing bunga ng phenomenon na tinatawag na island giantism, na kung saan ang mga hayop na naninirahan sa mga limitadong kapaligiran tulad ng mga isla ay lumalaki ng mas malaki kaysa sa kanilang mga kamag-anak sa mainland. Ang kanilang laki ay nagbibigay sa kanila ng natatanging advantage bilang mga apex predator sa kanilang natural na tirahan na kinabibilangan ng mga isla ng Komodo, Rinca, Flores at iba pang bahagi ng Lesser Sunda Islands sa Indonesia. Ang Komodo dragon ay may natatanging katangian na nagpapadali sa kanilang pamumuhay bilang mga effective hunter. Ang kanilang mga panga at matatalas na ngipin na parang lagari ay tamang-tama para sa pagputol ng laman ng kanilang biktima. Bukod pa rito, may natuklasan na ang kanilang laway ay naglalaman ng iba't ibang uri ng bakterya at maaring may venom na nagdudulot ng pagbaba ng presyo ng dugo na nagiging sanhi ng mabilis na pagkahina ng kanilang biktima. Samantala, ang mga ito ay kadalasang kumakain ng mga usa, baboy at kahit na mas malalaking hayop pa sa kanila tulad ng mga buffalo. Ang kanilang malalakas na pang-amoy ay kayang tumukoy ng amoy ng bulok na karne mula sa malayong distansya na umaabot ng hanggang 4 kilometers na nakakatulong sa kanila na makahanap ng pagkain ng mabilis. Samantala, ang pamumuhay ng Komodo dragon ay solitary na nangangahulugan na karaniwang namumuhay sila ng mag-isa at nagtitipon lamang sa mga oras ng pagkain o pagpaparami. Sila ay kadalasang aktibo sa umaga ngunit maaari ring manghuli sa gabi kung kinakailangan. Ang kanilang mga teritoryo ay maaaring magkasalubong o malapit lang sa bawat isa at kilala sila sa pagiging agresibo sa pagkain kaya't madalas nagre-resulta sa alitan sa pagitan ng mga individual. Samantala, ang mga inahin na Komodo dragon ay naglalagay ng hanggang 20 na itlog sa isang lungga na kadalasang ginagawa sa mga mountain o mga lugar na may buhangin upang protektahan laban sa mga predators. Bukod dito, ang mga Komodo dragon ay may kakayahang mag-fasting ng mahabang panahon dahil sa kanilang mabagal na metabolism. Matapos ang isang malaking kainan, maaaring hindi sila mangailangan ng pagkain sa loob ng ilang linggo. Samantala, sila ay may lifespan na umaabot ng 30 years sa wild at ang kanilang matibay na katawan ay may kakayahang makaligtas sa mga mahihirap na kondisyon.
Gayunpaman, ang kanilang populasyon ay nanganganib dahil sa habitat loss at mga aktibidad ng tao, kabilang ang poaching at pagsira sa kanilang natural na tirahan. Ang mga hakbang sa konserbasyon sa Indonesia ay naglalayong protektahan ang kanilang mga teritoryo sa pamamagitan ng mga parke at reserbasyon upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at kaligtasan ng mga Komodo dragon para sa mga susunod na henerasyon. Number 8, giraffe. Ang giraffe or scientifically known as Giraffa camelopardalis ay ang pinakamataas na hayop sa mundo na maaring umabot sa taas na 15 to 20 feet at ang mga lalaking uri nito ay maaring tumimbang ng hanggang 1,200 kilograms. Ang kanilang mahabang leeg ay maaaring umabot ng halos 6.5 feet. Ang dahilan sa likod ng kanilang pambihirang taas ay dahil sa kanilang evolutionary adaptation na nagbigay daan sa kanila na maabot ang mga dahon at bunga sa matataas na sanga ng mga puno, lalo na ang mga akasya, na nagbibigay ng competitive advantage sa kanila sa pagkain sa kapaligiran ng savanna. Ang kanilang pagiging malaki ay tumutulong din sa kanila na mas madaling makita ang mga potensyal na banta at predator tulad ng mga leon mula sa malayo na nagbibigay sa kanila ng mas mataas na antas ng seguridad. Samantala, ang mga giraffe ay endemic sa mga savanna, grasslands at open woodlands sa Africa, partikular sa mga rehiyon sa south and east side ng kontinente. Kilala din sila sa kanilang social nature at kadalasang namumuhay sa maluwag na grupo o herds na nagbabago-bago ang bilang. Ang mga ito ay hindi teritorial at karaniwang maamo. Bagamat ang mga lalaki ay nakikipaglaban sa pamamagitan ng pag-ulo o necking upang magtatag ng dominasyon at makakuha ng akses sa mga inahin para sa pagpaparami, ang kanilang diet ay binubuo ng iba't ibang uri ng halaman at mas pinipili ang mga dahon mula sa matataas na puno. Ang kanilang mga dila na may haba na 45 cm ay maitim at magaspang na nagbibigay daan sa kanila na makuha ang mga dahon at maiwasan ang mga tinik. Bukod rito, ang pamumuhay ng mga giraffe ay nakasalalay sa kanilang abilidad na makahanap ng sapat na pagkain at tubig, lalo na sa mga tuyong panahon. Gayun din, sila ay may kakayahang hindi uminom ng tubig sa mahabang panahon dahil kaya nilang makuha ang tubig na kailangan mula sa kanilang mga kinakain. Kapag uminom, kailangan nilang magbaba ng ulo sa lupa na isang posisyon na nagiging mahina sila, kaya't sa ganitong timing umaatake ang mga predators. Upang mapanatili ang daloy ng dugo sa kanilang mahabang leeg, ang kanilang cardiovascular system ay may mga special adaptation, kabilang ang isang malakas na puso na kayang mag-pump ng dugo sa mataas na pressure upang maabot ang kanilang utak. Number 9, ostrich. Ang ostrich or scientifically known as Struthio camelus ay ang pinakamalaking ibon sa mundo na umaabot sa taas na 7 to 9 feet at maaaring tumimbang ng 100 to 150 kilograms. Ang kanilang malalaking pangangatawan ay resulta ng adaptasyon ng buhay sa bukas at tuyong kapaligiran ng mga savanna at semi-arid na rehiyon ng Africa. Bagaman hindi sila marunong lumipad dahil sa kanilang malaking sukat at mabigat na katawan, may mga pakpak sila na ginagamit para sa kanilang balanse at sa pagpapakita ng dominance o courtship sa mga babaeng ostrich. Ang kanilang mahahabang binti ay hindi lamang nagbibigay sa kanila ng taas, kundi nagbibigay rin sa kanila ng pambihirang bilis sa pagtakbo na kaya nilang umabot sa bilis na hanggang 70 kilometers per hour. Kaya't itinuturing silang pinakamabilis na hayop na may dalawang paa. Ang kanilang laki ay nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng mas mataas na pagtingin sa paligid na mahalaga sa pag-detect ng mga predators tulad ng mga leon, cheetah at leopards. Bukod rito, ang mga mata ng ostrich ay isa sa pinakamalalaki sa lahat ng mga hayop sa lupa na may diameter na halos 5 cm na nakakatulong sa kanila na mahusay na makita ang kapaligiran. Ang kanilang pagkain ay kadalasang binubuo ng mga damo, dahon, buto at paminsan-minsang mga insekto at maliliit na hayop. Ang mga ito ay may natatanging digestive system na kayang mag-process ng mga magagaspang na materials at ang kanilang malaking katawan ay tumutulong sa pag-imbak ng pagkain at tubig para sa mga panahon ng tagtuyot. Samantala, ang pamumuhay ng mga ostrich ay kadalasang nasa loob ng maliliit na grupo, ngunit maaari silang bumuo ng mas malalaking grupo, lalo na sa panahon ng tag-init o kapag maraming pagkain sa isang lugar.
Ang kanilang pag-uugali sa pagpaparami ay kilala sa pagiging polygamous, kung saan ang isang dominanteng lalaki ay nakikipag-partner sa isang pangunahing babae at may mga kasamang iba pang mga babae na naglalagay ng kanilang mga itlog sa isang communal nest. Ang pangunahing babae ang nagbabantay sa mga itlog sa araw, habang ang lalaki ay ang nagbabantay sa gabi upang maitago ang mga itlog mula sa mga predator sa pamamagitan ng pagiging hindi halata sa dilim. Ang mga batang ostrich ay napakamahina sa simula, ngunit mabilis na lumalaki at mabilis ding natututo. Sa loob ng 6 na buwan ay kaya na nilang sabayan sa bilis ang mga nakatatandang ostrich. Ang kanilang malaking sukat at bilis ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga predator, ngunit sila ay maaari pa ring mahuli, lalo na kapag sila ay mga bata pa lamang. Sa kasalukuyan, ang mga ostrich ay may stable na populasyon, ngunit ang ilan ay humaharap sa mga banta mula sa pagkawala ng tirahan at paghahunting para sa kanilang karne, balat at balahibo. Kaya naman nagkaroon ng konserbasyon na nagsasagawa ng mga hakbang upang masigurong mapanatili ang kanilang mga natural na tirahan at maprotektahan sila laban sa overhunting at iba pang mga panganib sa kanilang pamumuhay. Number 10, the Goliath Frog. Ang Goliath Frog, or scientifically known as Conrawa Goliath, ay ang pinakamalaking palaka sa mundo na maaaring umabot sa haba na 32 cm at tumimbang ng hanggang 3.3 kg. Ang kanilang malaking sukat ay itinuturing na isang resulta ng kanilang pag-angkop sa kanilang kapaligiran sa mga ilog at sapa sa mga tropical na kagubatan ng Cameroon at Equatorial Guinea sa West Africa. Ang mga ilog na kanilang tinitirhan ay may mabilis na agos ng tubig at may mataas na level ng oxygen na nagbibigay ng masaganang supply ng pagkain tulad ng mga insekto, maliliit na isda, crustacean at ibang maliliit na amphibian. Ang kanilang malalaking katawan ay nagbibigay daan sa kanila na maging malakas na mga swimmers at mabisang manghuli ng biktima sa mabilis na agos ng tubig. Ang Goliath Frog ay kilala sa kanilang natatanging pag-uugali sa paggawa ng mga pugad na bato para sa kanilang mga itlog na isang kakaibang katangian sa mga amphibian. Ang mga adult na palaka ay naghuhukay at nag-aayos ng mga bato upang makagawa ng ligtas na lugar para sa kanilang mga itlog na makakatulong na protektahan ang mga ito mula sa agos ng tubig at sa mga potensyal na predators. Ito ay nagpapakita ng antas ng parental investment na bihirang makita sa iba pang mga species ng palaka. Bagaman malalaki sila, ang mga adult na Goliath Frog ay mahihiyain at kadalasang makikita sa mga gilid ng ilog na umaasa sa kanilang kayumangging kulay na makatutulong sa kanilang camouflage sa mga bato at halaman sa paligid. Bukod rito, ang Goliath Frog ay aktibo sa gabi at gumagamit ng kanilang lakas para sa mabilis na pagtalon upang makaiwas sa mga predators o upang makalipat sa pagitan ng isang lugar patungo sa mga paboritong lugar. Sila ay may mataas na pangangailangan sa pagkain dahil sa kanilang laki at ang kanilang food diet ay nakatuon sa mga pagkaing may mataas na protein. Gayunpaman, ang kanilang populasyon ay nanganganib dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at labis na panghuhuli para sa lokal at internasyonal na kalakalan ng exotic pets at pagkain. Ang pagkawala ng kanilang natural na kapaligiran dahil sa deforestation at urbanization ay nagresulta sa malaking pagbawas sa kanilang populasyon. Dagdag pa rito, ang paggamit sa kanila sa mga local competition at traditional na hunting ay nagdagdag ng banta sa kanilang kaligtasan. Ang mga conservation na isinasagawa ay nakatuon sa pagtataguyod ng proteksyon sa mga lugar kung saan sila matatagpuan, pati na rin ang pag-regulate sa kalakalan ng Goliath Frog. Ang mga programang ito ay sinusuportahan ng mga educational initiatives na naglalayong itaas ang kamalayan sa kanilang kahalagahan sa ecosystem bilang mga taga-control ng insekto at iba pang maliliit na hayop.